Magandang araw! Kumusta? Handa ka na bang tumuklas ng bagong kaalaman? Kung gayon, tayo na at simulan na natin ang ating pag-aaral. Paunang pagsubok. Sa paunang pagsubok, iyong sasagutin ang mga katanungan na magsisilbing gabay sa iyong pag-aaral sa bagong aralin. Gamit ito, ating malalaman kung gaano nakalawak at kalalim ang iyong kaalaman sa paksang tatalakayin. Panuto. Basahin at suriin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang kilos at pagpapasyang ginawa ay tanggap at nakabubuti para sa lahat. At mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sapat lang. Meron kayong 10 segundo upang sagutin ang bawat set ng katanungan. Unang pahayag, pagkopya sa sagot ng kaklase sa pagsusulit. Ikalawang pahayag, paggagala kahit ang komunidad ay nakapailalim sa General Community Quarantine. Ikatlo, pagbenta ng mga kagamitang hindi na ginagamit upang may panggastos dulot ng pandemya. Ikaapat, pagpo-post ng mga natulungang kapitbahay sa social media. Ikalima, pagpakyaw ng USA ng supply ng gamot na remdesivir na may potensyal na magpagaling ng COVID-19 patients. Tama o mali? Ang unang pahayag ay mali. Ang ikalawang pahayag naman ay mali. Ikatlo, tama. Ikaapat, mali. At ikalima ay mali. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ika-anim hanggang ika-sampung mga pahayag. Ika-anim, pag-aaral at paglikha ng iba't ibang mga bansa ng gamot para sa COVID-19. Kapito, pagpapabalik sa mga tradisyonal na chief sa lansanga. Ikawalo, pagpapatuloy ng DepEd ng pasukan sa gitna ng pandemya. Ikasyam, pagbibitin ng mga opisyales ng ibang bansa dulot ng kamaliang nagawa sa pagsuko ng COVID-19. At ang huling pahayag, pakikipaglaban para sa pantay na pagtingin sa tao. Tama o mali? Ang ika-anim na pahayag ay tama. Ang ikapito ay tama. Ang ikawalo ay tama rin. Ang ikasyam ay tama. At ang ikasampu ay tama. Magaling at mahusay kung nasagot mo ng tama ang bawat bilang. Kung hindi naman, huwag mag-alala. Nangangahulugan lamang ito na kailangan mo pa ang tulong ng guro at magulang upang maunawaan ang tamang sagot sa bawat bilang. Bago natin tunguhin ang bagong aralin, sukatin muna natin ang inyong naunawaan sa nakalipas na aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa ating balik-aral. Panuto, isulat ang mga yugto ng mga tao kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino sa wasto nito kategorya. May inilaan na 30 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Ang unang kategorya ay isip. Ang ikalawa naman ay kilos loob. Narito naman ang inyong mga pagpipilian. Thank you.
Ang mga yugto na kapailalim sa isip ay at sa kategoryang kilos loob, narito naman ang mga nakapailalim na yugto. At ngayon naman, ay dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating balik-aral. Panuto, pagsunod-sunodin ang mga hakbang sa moral na pagpapasya. Lagay ng bilang sa hanggang 6. Isulat ang sagot sa patlang. May inilaan ng 10 segundo upang sagutin ang mga sumusunod na bilang. Ang unang bilang, umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos. Ikalawa, maghanap ng ibang kaalaman. Ikatlo, magkalap ng patunay. Ikaapat, magsagawa ng pasya. Ikalima, tignan ang kalooban. At ikaanim, isa-isip ang mga posibilidad. Narito na ang mga kasagutan. Mahusay at napakagaling. Nasagot mo nang tama ang ating mga balik-aral. Binabati kita. Ngayon, batid ko na handa ka na upang tunguhin ang ating bagong aralin. Kaya naman, tayo na at dumako na rito. Para sa ating unang gawain, suriin ang larawan sa ibaba at magbigay ng paliwanag ukol dito. Ang nais ipapatid sa atin nito ay, ano sa tingin ninyo? Tama, maging mapanuri sa kilos natin bilang isang tao. Ano pa? Iba pang kasagutan? Magaling! Kinakailangan na timbangin natin ang bawat kilos na ating ginagawa. Ang lahat ng inyong sagot ay tama. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusuri ng kilos. Ano nga ba ang kilos? Paano ba natin masusuri ang kilos ng isang tao base sa mga yugto ng makataong kilos? Ito ang ilan sa mga tanong na ating sasagutin. Kilos. Ito ay isang galaw ng tao na kung saan nakabase ito sa kanyang motibo o intensyon. Ito ay may dalawang uri, mabuti at masama. Mahalaga na masuri ang kilos na ginawa upang matukoy kung tama o mali ba ang isinagawang kilos. Pagsusuri ng kilos base sa mga yugto ng makataong kilos. Ang ating sitwasyon, nakakita si Ben ng bagong labas na modelo ng sapatos sa isang mall habang siya ay naglalakad at namamasyal. Matagal na niyang nais bumili ng sapatos dahil ang kanyang ginagamit ay luma at sira na. Nahihirapan siyang magdesisyon sapagkat ang perang mayroon siya ay may panggagamit ang iba. Ating alamin at suriin ang naging pasya at kilos ni Ben sa sitwasyong ito. Maaaring ihinto ang video upang higit na mabasa at maunawaan ang sitwasyong ibinigay. Mga yugto ng mga taong kilos. Pagsusuri ng kilos o pagpapasyang ginawa. Atin ang alamin at suriin ang ginawang pasya at kilos ni Ben.
Ang mga yugto ng makataong kilos ay binago at ginawang patanong upang mas mabilis na maunawaan ang bawat yugto. Nang sa gayon, mas madali rin nating masuri ang kilos o pagpapasyang ginawa. Una, ano ang iyong pag-aunawa sa kanyang layunin? Magkaroon ng sapatos sapagkat luma na ang kanyang ginagamit. Ikalawa, ano ang nais o layunin ng tauhan sa sitwasyon? Magkaroon ng sapatos at pag-iisip ng paraan upang makabili nito. Anong magkasulungat na ideya mayroon ang tauhan? Ang nais ng kanyang kalooban ay magkaroon ng sapatos kahit may ibang sinasabi ang kanyang isip. Ika-apat, bakit ganun na lamang ang pagnanais ng tauhan sa kanyang layunin? Ang pagbili ni Ben ng sapatos ay magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Anong desisyon ang nasa isip na ng tauhan? Napagdesisyon na ni Ben na bibigyan na niya ang sapatos. Anong paraan ang napili ng tauhan? Napagdesisyon ni Ben na bibilhin at babayaran niya ito ng buo. Anong pinagbasihan ng tauhan sa pagpili ng desisyon? Napili niyang buo at hindi hulughan dahil alam niya na mas mapapamahal siya. Dahil dito, lalong lalaki ang kanyang gastos. Ano ang napiling gawin ng tauhan matapos ang ilang pag-iisip? Binili ni Ben ang sapatos. Anong ginawa matapos makuha ang nais? Pagkatapos bilhin, ay ginamit niya na ito. Ikasampung yugto, ano ang naisip ng tauhan matapos gamitin ang nabiling gamit? Naisip ni Ben na tama ang kanyang naging kilos at ipinangako sa sarili na ito na muna ang huli at muli mag-iipon para sa ibang bagay na nais niyang bilhin. Sa pangkalahata, ano ang naisip ng tauhan sa ginawang desisyon? Nagustuhan ni Ben ang kanyang desisyon dahil alam niyang matagal niya na itong gusto. Ano ang naging bunga ng ginawang desisyon? Walang panghihinayang si Ben sa kanyang naging kilos at sobrang kaligayahan ang kanyang naramdaman. Batid ko na naunawaan niyo na ng lubusan ang ating aralin. Kaya naman, dumako na tayo sa ating paglalahat. Panuto, dugtungan ng parirala upang makabuo ng pangungusap. Nalaman ko na kailangan ko. Napakaganda ng inyong mga kasagutan. Sa ating pagpapatuloy, sagutin na natin ang ating pagpapahalaga. Panuto, ayusin ang mga salita upang makabuo ng isang pangungusap. Matapos ay magbigay ng maikling paliwanag ukol dito. Ang ating mga salita. Ang wastong pangungusap ay bilang kabataan, kilos ay pag-isipan, upang hindi pagsisihan. Kung ganito ang nabuo ninyong pangungusap, tumpak ang inyong kasagutan. Binabati ko kayo. Ang nais ipabatid sa atin ay tama. Dapat sa murang edad pa lamang ay alam na ang kahalagahan ng pagsusuri ng sarili kilos at pagpapasya. At dito na nagwawakas ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!